Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, ay tuturuan ko kayo kung paano mag-renew ng NBI clearance online. First step guys, punta lang kayo sa clearance.nbi.gov.ph. So guys, ito yung kanyang website kung saan tayo mag-process ng renewal mamaya. By the way guys, kailangan mong ihanda ang yung NBI ID number kasi kailangan natin to pag-process ng renewal at makita mo ito sa taas sa left side ng personal copy ng NBI. So pag nasa website ka na guys, to start, you have to click here, yung naka-pointed sa arrow. So pagkatapos mong i-click guys, mararoute ka sa page na to at kailangan mong ilagay ang iyong NBI number, mobile number, first and last name, pati yung middle name at yung birth date. And click verify. Ito na yung sunod na page guys, i-click mo na yung verify. Tapos click mo yung drop down. Pagka-click mo ng drop down, meron tatlong choices para ma-verify yung account sa NBI. So meron ditong pagpipilian, mother's information, mobile number at email address. So lagay mo lang yung email address mo tapos click verify. So guys, pagka-click mo ng verify, ito yung page or next page. So 130 pesos ito yung amount ng NBI tapos pili ka ng payment option. So since GCash yung ating mode of payment, click mo yung GCash. Then click proceed payment. So guys, merong dalawang choices kung gusto mong i-pick up or door-to-door delivery. So pag gusto mong door-to-door delivery, click mo yung proceed. Then click agree. So guys, pagkatapos nung i-click yung agree is mararoute kayo sa page na to. Pagkatapos, lalabas dyan yung kanilang disclaimer notice na walang available delivery pag outside NCR. As of the moment, ang delivery ng NBI is within NCR pa siya. Since nasa Metro Manila tayo, i-click lang natin yung I'm inside NCR. So guys, pagkatapos mong i-click yung I'm inside NCR, i-drop down mo lang sa baba at hanapin mo yung agree at i-click mo yon. Yan, pag nahanap mo na yung agree, i-click mo lang para mag-proceed tayo sa next step. So guys, pagka-click mo ng agree, i-click mo lang yung e-wallet. So pagkatapos guys, i-click mo lang yung GCash since yun yung preferred payment natin or mode of payment sa pagbayad ng NBI. Pagkatapos guys, ilagay mo lang yung GCash number. By the way, si GCash meron siyang 7 pesos na processing fee. So a total of 200 pesos yung mabawas sa yung account na GCash. At tapos click mo lang yung next. So pagkatapos mo i-click yung next guys, is magsisend si GCash sa'yo ng 6-digit PIN or one-time PIN para ma-process ang iyong payment. So pag na-receive mo na, enter mo lang yung 6-digit one-time PIN para makapag-proceed tayo. And next guys, ilagay mo yung 4-digit PIN sa GCash account mo. And this will be the final step guys, at i-click mo yung next para ma-confirm yung payment mo sa GCash. So guys, ito yung receipt natin for 207 pesos from GCash. At yun lang guys for today's video. Sana nakatulong ako. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe, like and share at i-hit ang bell button para notified ka sa aking future videos. Bye!